topic natin, ihi ng ihi, may tinatawag na overacting na pantog o overacting urinary bladder. Ano ba yung sintomas nito? So nakikita nyo, ito yung senyales sa comfort room. Madalas umihi 8 beses o higit pa sa loob ng 24 oras. Sa gabi naman, gumigising, tumatayo sa higaan 2 beses o higit pa habang natutulog. Number 3, kakaihi pa lang, pupunta na ulit sa banyo o gusto na ulit umihi. At number 4, ihing-ihi na pero hindi na makaabot sa CR, sa banyo o sa comfort room. So yan yung mga tinatawag na overacting na pantog. So ihi ng ihi. May mga dahilan bakit ang isang tao ay ihi ng ihi. Ito, di ba, normal na pantog natin to o yung tinatawag na urinary bladder. So mapupuno yan. Tapos yung muscle, siya na yung magsasabi sa'yo na iihi ka na. Pero kapag overactive yung bladder natin, feeling mo agad na iihi ka na. Kaya kailangan mong tumakbo sa comfort room. Napakaraming may overactive bladder, mapababae o mapalalaki. Kita mo, 17% ng kababaihan. Ito, women pa lang to. Pero madami din sa kalalakihan. Edad 20 hanggang 45 anyos, nagkakaroon na rin sila ng overactive bladder. So ito, mga 37% halos ang nakakaramdam nito. So marami tayo. Kaya mapapansin mo may mga tao panayang trip dun sa comfort room. Ano ang dahilan? Bakit nagkakaroon ng overactive na pantog? Number 1, UTI, infection sa ihi. So yan yung kadalasang dahilan. Number 2, may diabetes. Kasi di ba sintomas ng diabetes, laging nauuhaw, kaya ihi ng ihi. Number 3, maaaring na stroke o yung merong mga problema o naging problema sa utak at saka sa nerves. Katulad ng stroke, multiple sclerosis at iba pa. Tignan nyo ang gamot ninyo. Baka naman diuretic ang iniinom ninyong gamot. Kaya ihi din kayo ng ihi. Number 4, yung mga kababaihan na nagme-menopause. So bumababa na ang kanilang estrogen. So nagkakaroon sila ng atrophic vaginitis. O kaya naman yung tinatawag na vaginal prolapse. Marami yan sa kababaihan. Number 5, kung lalaki naman, lumalaki na yung prostate. Tapos may iba dyan, yung naging constipated o nagtitibi, nakakaramdam din ng ihi ng ihi. May mga sakit sa pantog na nagkakos ng ihi ng ihi, tulad ng mga tumor o kaya naman bato sa pantog, urinary bladder stones. May mga tao doon tumutubo yung bato nila doon sa pantog. Yung mga tao. So, takang-taka ka, bakit ka punta ng CR? Baka naman nasusobrahan ang iyong kape, tsaa, at alak. So, tignan nyo rin. Number 9, mahina na yung pelvic muscle. Lalo na kung medyo overweight o kaya naman nagkaroon na ng maraming anak. At number 10, yung pagtitibi kasi may dagdag pressure yun sa pantog. Kaya nagkukos din ng ihi ng ihi. So yan, yun yung mga sinabi natin, no? So number 1 cause nga, UTI. Ano ang prevention? Kasi nasabi na natin yung dahilan. So yung prevention, dapat hindi tayo magkakaroon ng UTI. Tignan nyo yung iyong mga gamot. Tapos, iwas muna. To, tamang timbang, ehersisyo, gamutin ng diabetes, iwas sa kape, alak, sigarilyo, tapos magki-Kegel exercises. So mamaya, ipapakita ko sa inyo ano yung Kegels exercise. Pang babae, pang lalaki yon, ha? Ano naman yung mga test kapag ihi kayo ng ihi? Una sa lahat, ang ekspertong doktor para sa ihi ng ihi, pag lalaki,
urologist. So yun po yung hahanapin yung doctor sa ospital, uro, uro, urologist. At pag kayo naman ay babae, gynecologist. At kailangan rin ng tulong maaari ng mga physical therapist kasi tuturuan din kayo ng mga exercises. So yan yung mga doktor na makakatulong sa inyo. Ano naman yung test na ginagawa dun sa mga may problema sa pag-ihi? Siyempre, number one, urinalysis. Kasi ang number one cause, infection sa ihi or UTI. So kailangan makita kung may dugo, may protina, may bacteria ba sa inyong ihi. Number two, minimeasure ang ihi sa pamamagitan ng ultrasound. Hindi ho yan masakit. Ang tawag doon, post-void residual urine. Baka naranasan nyo na to, di ba? Papainumin kayo ng maraming tubig pag kayo ino-ultrasound. Tapos sasabihin, imi-measure. So, titignan nyo inyong pantog. Pag na-measure na ilang ml yung ihi dun sa loob ng pantog, papuntahin kayo sa CR. O, sige, ihi. Tapos balik. So, imi-measure kung ilan yung natira. So, ganun yung pag-measure. Hindi po masakit yun. Number two, merong matatag na uroflow meter, mapababae o lalaki, pagsukat ng paglabas ng ihi. May tiyatawag din na cystometry, test yan ng bladder pressure, cystoscopy, may camera dun sa loob, or kung nerves ang problem, EMG, electromyography. So, yan lang po yung mga example, kaya binanggit natin. Ano naman ang gamutan? Una, conservative muna. Tuturuan kayo ng Kegel exercises. Number one yan. May mga tiyatawag na bladder training, sabihin tamang timbang, kasi problema nga ito ng mga overweight. Tapos tinitignan yung iniinom yung mga tubig, tapos iwas nga dun sa kape at saka dun sa alak. So i-aano natin yan, i-discuss natin. Ha? Ito kasi yung step ladder, so parang hagdan yan paano paggamot. Sa mga kababaihan naman, bibigyan sila ng vaginal estrogen pag postmenopausal women na. Ito dito, ang gamot nga dito, yung mga estriol o yung estrogen cream na kung tawagin ay Ovestine or Vagifem tablet. Tapos meron mga tableta. Ang problem ko lang dito, maaaring may side effect. Kaya kailangan urologist or gynecologist yung nagre-reseta nito. Ito, simulan na po natin ang gamutan. Number one, Kegels exercises, lalo na pag nakasakay kayo sa kotse, wala naman kayong ginagawa, sa bus, sa jeep, habang nakaupo kayo, pwede yung muscle nyo dun sa inyong pelvis, iniipit-ipit nyo. Pero kung nasa bahay kayo, ito po ang tiyatawag na Kegels D. Lie down kayo, higa kayo, flat ang likod, tapos itataas lang po yung puwitan. Taas, baba. Taas, baba. So, yan po ang tinatawag na Kegels exercises. Ganito rin po. Pwede rin sa paa. Taas, baba yung paa. Tapos sa kabila naman. Pang babae or pang lalaki po ito. Kunin nyo po yung inyong sakong. Ganon din po. Taas, baba yung isang. Ito, hawakan nyo doon. Pero yung isang paa, nagtataas, baba. Ayan, kaya may arrow. Yan po, pampaganda ng muscle. Para kaya niyang kumipot o mag-ipit ng ihi. Ika nga. So, behavioral yan. Tapos, tamang timbang. Tapos, meron din sila mga tinatawag na scheduled time voiding. Scheduled na pag-ihi. So, gagawin mo, dalawa. Hintay ka, dalawang oras kada ihi. Tapos, same time sa maghapon. Laging ganon. Gawin mo sigurong 8, 10, 12. Example lang po yun. Tapos, sa next, pag medyo natatagalan mo na, pwede mong gawin 8, tapos 11 o'clock. So, tina-time. So, ang difference, dapat interval 2 to 4 hours kada araw. Tapos, gusto nila sana pare-parehong oras sa time urination. Meron ding, pwede rin mo tayong magsuot ng mga lampin na pang-adult. Magaganda na po, hindi na siya halata kapag ginamit ninyo. Tapos, may tinatawag din na bladder training. Ito yung sinasanay mo yung sarili mo na kung palagi kang ihi ng ihi, pipigilan mo kung kaya mong i-delay. Halimbawa, naiihi ka na ngayon, try mo muna i-delay ng 10 minutes. O, kaya mo naman palang i-hold. Yun yung tiyatawag na bladder training.
Number 6, yung vaginal estrogen na sinabi ko, Ovestin or Vagifem na binibigay ng inyong gynecologist. Pag tableta nga, may side effect. So, tamang timbang. Tapos, mga magagandang pagkain para hindi magtibi, yung mga high fiber, gulay, prutas. Iwasan ng kape, alak. Iwasan po ang kape, alak, tsaa, maanghang. Yung mga maanghang, may tomato sauce kasi ito po yung mga tinatawag na irritant sa ating pantog. Kape, tsaa, carbonated drinks, alak, maaasim. So, ito yung mga tao na medyo, wag naman masyadong concentrated, pero pwede naman. Tapos maanghang yung may kamatis, tsaka tsokolate. Tapos, gagawa po tayo ng diary. Sinusukat yung iniihi natin. Ililista nyo tuwing kailan yung ihi nyo, oras ng pag-ihi, ilista yung gamot. Tsaka, pakiramdam nyo, pag ba inuubo kayo, nahahatching kayo, tumatawa kayo, may tumatagas na ihi. Ilagay nyo po yan sa diary nyo para pagharap nyo dun sa urologist or gynecologist nyo, pakita nyo po yung inyong diary. Tapos, pwede rin gawin yung double ihi. Kakaihi nyo, tayo muna kayo sandali habang nasa loob kayo ng cubicle. Tapos, ihi ulit para medyo matagal na yung susunod nyong ihi. Tapos, yung delayed voiding, pigil sandali hanggang masanay na nakaya nyo magpigil. So, dun sa mga taong ihi ng ihi, yun po, ito po, turo lang paano ang gagawin. Pero, punta pa rin po kayo sa inyong uro at gynae. Salamat po.